Toyota Hilux Champ. Akala ko ito na yung next generation Hilux. Pero hindi pa pala. Check na lang natin sa dealership. Next generation, tama raw. Hindi ko lang sure kung 2024 model ba to or 2025. Pero yung official release, January 2025. Yung price, wala din akong idea. Expect nyo na lang na malapit siya sa price ng Hilux. Maganda yung design ng front fascia. Rugged look yung dating. Yung headlight, halogen, wala nga lang fog light. Mas napoporman din ako sa Toyota lettering compare sa Toyota badge. Wala siyang front skid plate or bash plate. Nasa fender yung turn signal light. Naka 195 R14C steel wheels, matte black side mirror cover. Same side mirror design sa Hilux. Tingin ko lang, hindi bumabagay yung side mirror sa boxy shape ng Tamaraw. Hindi ko sure kung ano yung tawag dito, pero tawagin na lang natin sa vertical door handle. Parang okay din yung design, malinis tignan. Check natin yung interior. Sa door panel, hard plastic lahat. Wala ring armrest, may door pocket pero walang bottle holder. Naka manual roll up roll down window. Tines ko na rin kung mabigat ba yung pag roll. Para sa akin, magaan naman siya. Medyo iba yung pagka leather seat. Parang mapino siya. Maganda naman yung design pattern. Manual adjustment. Naka polyurethane steering wheel. Basic yung design. Walang physical button. Naka analog gauge cluster. Hindi ko lang alam kung may tachometer ba to. Mas okay din na tama raw yung nakalagay, hindi Hilux. Basic lang din yung multimedia player. Mas maganda rin siyang tignan compare sa infotainment ng Fortuner G. Wala nga lang volume knob. Capacitive touch button lang yung meron. May speaker sa dashboard. Hindi ko lang sure kung maganda yung sound quality. Gusto ko yung ganitong style ng air vent. Bukod sa maporma siyang tignan, madali rin siyang gamitin. Itong part na to, design lang siya. Pati na rin yung part na to, design lang din. Basic climate control. May 12-volt socket. 5-speed manual transmission. Alam ko may higher variant na 6-speed automatic. May cup holder at maliit na storage. Manual handbrake. Pagdating sa visibility, mataas din yung ride height. Kita mo yung hood. Napansin ko lang yung A-pillar. Wala siyang cover. Kita yung bare metal. May cut hole na rin. Tingin ko para sa grab handle. Itong tama raw na siguro yung may pinakamalaking sun visor na natry ko. Nakocover niya yung lagpas kalahati ng windshield. Walang glove box. Itong open storage lang yung meron. May upper storage din pala. Mas malapad yung passenger seat compare sa driver seat. Itong display nakapang FX configuration. Pwede rin siyang drop side. Parang ganito. Leaf spring suspension. Medyo naiba lang siya ng konti sa Hilux. Check natin yung cargo space. May rear aircon. Hindi ko alam yung seating capacity, pero maluwag siya. Ganito yung sample ng ambulance. Check natin yung spare tire. Medyo malayo lang siya ng konti. Sigurado na to na steel rims. Medyo mababa lang ng konti yung ground clearance. Pagdating sa engine, same sa Hilux na 2GD 2.4 liter turbo diesel engine. Hindi ko lang alam kung magkakaroon siya ng 2.8 liter na option. Palike na lang and subscribe. Paalam.